Naranasan mo na ba na biglang magalit ang isang babae sa iyo nang hindi mo naman alam kung ano ang eksaktong dahilan? Iniisip mo ba kung meron ka bang nasabing hindi maganda na bigla na lamang nagbago ang mood ng isang babae sa iyo? Sa video na ito ay papakita ko sa iyo ang mga bagay na ayaw marinig ng mga babae mula sa isang lalaki. Pero bago yan, i-hit mo muna ang like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa number 1. May STD ako. Kaya gusto niya malaman kung may sakit ka. Isa ito sa mga bagay na ayaw ng mga babae marinig mula sa mga lalaki, lalo na pagkatapos ng isang mainit na sex sa inyong dalawa. Number 2. Nagiinerte ka lang o ang OA mo. Hindi nagiinerte ang mga babae. Sadyang emosyonal sila at di nila kasalanan iyon. Seryosong usapan lang. Ayaw ng mga babaeng sinasabihin nag-iinerte sila o OA sila. Pinaparamdam mo sa kanila na ang kanilang pagiging emosyonal ay mali dahil hindi ito parehas ng nararamdaman mo bilang isang lalaki. Number 3. Bakit ka nakabusangot? Dapat ngumingiti ka. Hindi dahil babae ang mga babae, ibig sabihin ay dapat lagi silang nakangiti. Mga tao rin sila at nakakaramdam ng samot-sari mga emosyon ang mga tao. Minsan, di mo lang talaga feel na ngumiti. May iba nga na natural sa kanila ang pagiging suplada ang itsura. Number 4. Mukhang pagod ka ah. Kapag sinabihan mo ang babae na mukhang pagod siya, para sinasabihan mo siya na mukha na siyang matanda. Medyo bastos lang na sabihan ng isang babae na mukha siyang pagod o haggard. Kung wala kang gagawin para mapawi yung pagod niya o para ma-relax siya, huwag mo na lang sabihin ito. Number 5. Maliit na bagay. Huwag mong palakihin yung issue. Maaaring maliit na bagay lamang ito sa mga mata ninyo, pero malaking bagay ito para sa kanila. Kung hindi, di sila mababagabag tungkol dito. Huwag mong palakihin sa pamamagitan ng pagsasabi na maliit na bagay lamang yon at pinapalaki lang nila ang problema. Dahil di mo naiintindihan, hindi ibig sabihin na ang issue nila ay wala lang at baliwala lang. Number 6. I am sorry. Sa isang napaka-plastic na paraan. May mas lalala pa ba sa isang taong nagsasorry pero di naman totoo at plastic yung pagkakasabi niya? Parang sinasabi mo na, eto, magsasorry na lang ako para matapos na itong usapin na ito. Tapos babalik na ako sa kung ano ginagawa ko at bahala ka kung sumama man ang loob mo. Kung hindi naman totoo at sincere yung paghingi mo ng tawad, huwag ka nang humingi ng tawad. Kaysa humihingi ka pa ng tawad, pilit naman at di bukal sa loob mo. Number 7. Hindi kita maintindihan. Meron ka bang menstruation ngayon? Meron ka bang menstruation ngayon? Isa ito sa mga nakakalokong sinasabi ng mga lalaki sa tuwing napapansin nilang moody o kakaiba ang kilos ng babae. Ang pagtatanong sa isang babae kung meron siya menstruation dahil sa pagiging hormonal niya ay may kahulugang wala sa isang tamang wisyo ang babae dahil sa kanyang buwan ng dalaw. Nakakasakit at nakakabastos para sa mga babae na gamitin ang kanilang pagiging hormonal bilang rason kung bakit tutol o taliwas ka sa opinion niya. Number 8. Ang ganda o ang hot ng kaibigan mo. Ang pagbibigay ng compliment mo sa kanyang kaibigan o sa ibang babae ay makakasakit sa kanya. Kalimitan ang babae ay nagbibigay ng todo effort para maging maganda at sexy para sa isang lalaki, asawa man o boyfriend. Ginagawa nila ito para makuha ang atensyon mo kaya napakasakit sa kanila na malaman na nasa ibang babae ang iyong atensyon. Ayaw na ayaw nila ang pakiramdam na may mas malamang sa kanila sa paningin mo. Maaaring hindi mo intensyon na masaktan siya pero mangyayari at mangyayari ito sa kanya kapag sinabi mo ito sa kanya. Number 9. Ilan na ang iyong naging boyfriend? Ang mga katagang ito ay maaaring tulad din ng pagtatanong sa isang babae kung virgin pa din siya o hindi. Malalagay ang babae sa isang sitwasyon para matest ang impression mo sa kanya. Kung sasabihin niyang madami, iisipin niya na maaaring mong isipin na isa siyang malandi, pakawala at makating babae.
Kung sasabihin niyang konti lang, maaaring isipin niya na iisipin mo na may mali sa kanya kaya konti lang ang kanyang ex-boyfriend. Wala itong may dudulot na maganda kung itatanong mo ito sa kanya lalo na at nagde-date pa lamang kayo. Number 10. Mag-send ka nga ng nude picture o send nudes. Number 11. Kahit ano tungkol sa iyong ex. Huwag na huwag mong ipapasok ang ex mo sa kung anong pinag-uusapan ninyong dalawa. Huwag na huwag kang kukwento ng iyong nakaraan sa iyong girlfriend o asawa ng iyong dating karelasyon. Maaaring tulad mo din siya na buisit na pag-usapan ang ex mo, lalong-lalo na kung wala naman nagtatanong. Number 12. Kalma lang. Relax lang. Alam mo ba kung ano ang pinakamabisang paraan para masiraan ng bait ang isang babae? Lalong-lalo na sa gitna ng inyong matinding away? Sabihan mo siya na kumalma. Sigurado, kabaliktaran ng kalma ang makukuha. Number 13. Ganito kadami ang mga babae na kasama ko na sa kama. Ayaw malaman ng mga babae kung ilang babae na ang nakasama mo sa kama. Kung 10, 20, o 40 pa yan. Isa rin sa mga ayaw nilang malaman ay kung kailan ka huling nakapagtalik. Sa katunayan, ayaw nilang malaman ang kahit ano tungkol sa mga babae na kasama mo na sa kama. Number 14. Tingnan na lang natin kung ano ang mangyayari sa ating dalawa. Kung magtatanong ang isang babae sa lalaki kung saan patutungo ang inyong relasyon at ito ang naging sagot mo, mawawalan ang babae ng kumpiyansa sa kung saan ba talaga patungo ang inyong relasyon. Dapat ay klaro ang mga lalaki sa nararamdaman nila. Kung oo, edi oo. Kung hindi, hindi. Walang gitna at walang hindi ako sure. Number 15. Ilang lalaki na ang nakasex mo? Nakakainis makarinig ng tanong na, ilang lalaki na ang nakasama mo sa kama bago siya makipagtalik sa'yo, di ba? Kapag tinanong mo ang mga bagay na yan, pinapakita mo na ito ang basihan para malaman kung anong klase siyang babae. Kung isa ba siyang matinong klase ng babae o may pagka-agresibo, hindi dapat itinatanong ng mga lalaki yan. Number 16. Parang tumaba ka. Kung napapansin mo na ang damit niya ay sumikip lang ng konting-konte, huwag na huwag mong sasabihin ito sa kanya at kung hindi naman niya ito tinatanong sa'yo. Don't you dare! Nagkahanap ka lamang ng gera. Kahit anong intention mo sa pagbanggit ng mga katagang ito, magiging negative at negative pa din ang magiging impact nito sa kanila. Kahit ang mga katagang parang pumayat ka, ay magbibigay pa din sa kanila ng negative reaction. At yan ang mga bagay na hindi mo dapat sabihin sa isang babae. Hit like, subscribe at share button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga latest videos ko. Maraming salamat po sa panonood.